Hello? Oh, ngayon ba natin gagawin yan? Oh, sige, mamaya. Sige, magkahanda na ako. Okay. Bye-bye. Juan, matipulo ang katawan, patak sa trabaho at mabibigat na buhatan. Subalit gayong paman, lakas ay merong hangganan. Kapag bigat ng suliranin na pare ang usapan. Hindi ko lubos maisip kung paano nagsimula, tila isang lagusan na pinasok at hindi na makawala. Mahirap pala talagang sa ibang bansa ay makipagsapalaran, lalo na kung ang visa mo ay may katapusan. Marahil ang kwento na to ay hindi na sa inyo bago. Kami yung mga tipo na lagi na lamang nagtatago. Kapag may napadaan na pulis sa unahan, kahit na malayo naman ay kinakabahan. Teka, baka nalilito kayo, sige susubukan ko. Pasimplihin ang bawat detalye ng storyang to. Wala nang mga pasakalye, diretsyahan na to. Ako'y isang bilog at nagtatago ako. Mahigit isang taon na nakakalipas, simula nang ako ay tumakas. Dun sa una kong trabaho na pahirap ang dinanas. Umurahin ka mula ulo hanggang paa, hindi mo naman tatay. Ang mahirap dyan, pati ang Pilipinas dinadamay. Naku-homesick ka na nga, dinedemoralize ka pa. Hindi ko natagalan, kaya ako ay nagpasya. Tinakbuhan sila, ako ay lumayo. Katunayan pati sa mga umise, sinubukan ko mag-aruba ito. Subalit hindi tinanggap, sa iba na lang daw maghanap. Kesyo araw-araw kasi nag-check ang mga parak. Kaya naghanap ako ng iba pang racket. Buti na lang may kapwa Pilipinong nagmalasakit. Sa kasalukuyan, aking pinagsisikapan. Mag-ipon ng dahan-dahan kahit na nahihirapan. Kritikal ang sitwasyon, tila laging may tensyon. Kapag maglalakad sa kalye, huwag kang paningon-lingon. Kasi baka ka mahalata at masita na lang bigla. Papalibutan ka nila, wala ka nang magagawa. Araw-araw ay ganito. Sige, kakayanin ko. Ayoko munang umuwi, kulang pa ang naipon ko. Katumbas ng wangwang ay kaba, ambulansya lang pala. Huwag kang pupunta ng Tokyo o Ueno, Ikebukuro at maging sa Akihabara. Pagkat doon napakarami, naka-civilian lang sila at pasimple. Sa mga eki nakatambay at marami nang nahuli. Huwag ka na rin maglalagi sa mga matataong lugar. Minsan hindi natin alam ang tadhana ay mapang-asar. Mas mabuti na mag-ingat kasi baka matsyempohan ka par. Hindi ka pwedeng pumulag dahil hindi mo tulugar. Teka, hindi po ako kriminal. Ako'y taong may pangarap din. Sadyang wala lang talagang hanap buhay dun sa lugar namin. Kaya nga ako ng ibang bansa kasi umaksang papalarin. Pero pagdating dito, mura pala ang baka na siyang pang-araw-araw yung kinakain. Hindi po ako nakapatay, hindi tulak at hindi rin magnanakaw. Pero masamang tao ang tingin sa amin na mga utak ay mababaw. Hindi porket nagtatago ay pugante na maituturing. Nagkataon lang na ang bansang ito ay may batas at mahigpit na alituntunin. Bawal lang ibang lahi ay manirahan dito sa bansang tinawag na Land of the Rising Sun. Subalit panay naman ang pag-angkat ng mga magagawang tayuhan. Mabuti kung mabuti ang pakikitungo sana sa mga trabahador na trainee kung tawagin nila. Isang programang balat kayo, itinalaga upang ang katusuhan ay maitago. Inalita ng katawagan at pinaganda ang anyo. Makabagong pamamaraan ang pang-aalipin ng tao. Jeet ko. Oo, mali na ang kumpanya ko ay aking tinakbuhan. At mali rin ang hindi pagtapos sa kontrata nilagdaan. Pero sino ba naman ang tatagal sa ganyan? Tao kang umalis sa iyong tahanan, subalit hayop pa kung ituring sa iyong pinagtatrabahuan. Kagaya nga ng bukang bibig nila, Ma, Iya. So ganun nakarasa. Kasi tapos na yon, nakalayo na ako. Lihamak naman na mas mabuti itong bago kong amo. Pagtsatsagaan ko na lang ang pang-araw-araw na sigaw na inaabot ko. Tutal pwede ko naman sila ulit layasan kapag hindi naging makatawa ang pakikitungo. Sa ngayon, magtatrabaho ako mula Lunes hanggang Sabado. At pagsapit ng Linggo ay magsisimba ako. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon, maging sa mga pagsubok na meron ako ngayon. Iyak na liliwanag din ang langit na makulimling, sisikat din ang araw pagkatapos ng dilim. Matatapos din ang mga pagtitiis at ang lahat ng mga pangarap ko ay makakamit ko rin.